Brother Edneil B. Pelesco. Ang aking topic ay about 88th death anniversary of Gregorio, Aglipay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon ay ginugunita at pinaparangalan natin ang 80th taong anibersaryo ng pagkamatay ng ating unang Obispo Maximo, Gregorio Aglipay. Ang ating pinagdiriwang sa araw na ito ay ang kanyang naging buhay sa kanyang paglilingkod, pagiging saksi, at ang ministerya na siyang nagbigay ng malaking ambag sa lipunan at sa simbahang Iglesia Filipina Independiente. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay ang pagpapahiwatig ni Jesus sa kanyang kamatayan pagkatapos ang kanyang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem o ang triumphal entry. Dito, sinabi ni Jesus, dumating na ang oras upang pangalan ang Anak ng Tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang ating Panginoong Hesukristo ay namuhay bilang propeta, pari o pastol, at bilang hari. Ito ang tatlong bagay na ipinakita niya na siyang ginawang halimbawa at sinunod ng kanyang mga apostoles, na siya rin ating sinundan at tinatahak ngayon. Si Jesus ang siyang butil na namatay at sa kanyang pagkabuhay ng muli ay ang pagduguri ng kanyang mga itinanim na halimbawa at katuruan na siyang patuloy nating ginagampanan at siya rin ginampanan ng ating Obispo Maximo, Gregorio Aglipay. Ngayon, maraming bagay na pwede natin sabihin sa naging buhay ng ating Obispo Maximo, Gregorio Aglipay. Ngunit nais kong mag-focus tayo sa tatlong bagay na sa tingin ko ay dapat nating malaman at pagnilayan. Ang ministerya ng ating simbahan ay ang ministerya ni Kristo na ipinakita at kanyang ginawa nung siya ay nabubuhay pa. At sa tingin ko ay ganun din ang ministeryang ginampanan ng ating Obispo Maximo. Una, ang pagiging propeta o ang prophetic ministry. Ang pagiging propeta sa kanyang panahon ang isa sa naging daan upang magkaroon ng kalayaan sa aspeto ng pangreligyon. Ang kanyang paglaban sa mga dayuhang mananakot sa di makataong gawain, di makaturungang usapin, at ang hindi pantay na pagtingin sa mga Pilipinong pare na ginawa lamang na kuadyuto o sakristan ng mga praile ng Kastila. Ito ay pagpapakita ng pagtuligsa sa kasamaan na bumabalot noong panahon ng pananakop ng mga dayuhang Kastila. Gayun din, ito ay pagpapahayag na rin ng salita ng Diyos at pagsasagawa nito katulad ng nasa sulat sa aklat ni Propeta Amos,
Kabanata 5, talata 24, na nagsasabi, sa halip ay padaluyin ninyo ang katahungan, gaya ng isang ilog, gayon din ang katuwiran tulad ng isang natutuyong batis. Dahil dito ay masasabi natin, isang tunay na propeta si Obispo Gregorio Aglipay. Dahil sa pagtunigsa sa kasamaan at pagpapahayag ng katotohanan at kalooban ng Diyos. Ikalawa ay ang kanyang priestly ministry, kung saan dito ay kanyang ipinakita at ipinamalas ang ministerya ni Kristo sa pamamagitan ng pag-aalaga ng sambayanan ng Diyos at nauugnay sa kanila ang isang malapit, personal na pamamaraan at masinsinang pakikibahagi sa kanilang mga kagalakan at maging sa kanilang alalahanin. Lalong-lalo na noong panahon na bago pa ang simbahan Iglesia Filipina Independiente. At ating itong mababasa sa mga early documents ng ating simbahan. Lalong-lalo na sa mga panulat niya na 6 fundamental epistles. Mayroong isang kasabihan sa Cebuano o Bisaya na nagsasabing, sumpay ta ug tinain. That is, our intestines are so intertwined that we only have one digestive system. Iisang sambayanan ng Diyos o mga anak ng Diyos. Bilang isang pare o pastol, si Gregorio Aglipay ay hindi pinabayaan ang kanyang mga lupa at kanya itong binabayan sa mainam na landas, ang landas ng kalayaan at kasarinlan, upang doon mamuhay. To live in a common life dahil nga iisang sambayanan ng Diyos tayo at iisang anak, mga anak ng Diyos. Ikatlo ay ang kingly ministry. Bilang isang kauna-unahan ng superbishop ng bagong atag na simbahan, si Gregorio Aglipay ay ipinakita ang pagiging magaling at mahusay na lider. At makikita ito dahil hanggang ngayon ay buhay na buhay pa ang Iglesia Filipina Independiente. Ibinuhos niya ang kanyang lakas at talino upang magpahayag ng katotohanan sa kabila ng di makatarungang lipunan. Mamuno sa bagong simbahan na sinasabing, the church that was died before it was born. At magbigay kalinga at pag-asa sa buong kasapian na harapin ang panibagong hamon sa paglilingkod sa Diyos at sa bayan. Sa 80th taong anibersaryo ng kanyang kamatayan, makikita natin ngayon ang buhay na si Kristo na siyang namunga sa pamamagitan ng buhay ni Gregorio Aglipay. At nang siya ay namatay, ito'y tumubuhay at namunga. Hindi natin siya inilibing bagkos atin siyang itinanim dahil tayo ang kanyang naging bunga sa ginawa ng ministriya na siya'y hamon para sa atin na gawin at isa puso ang ministriya ni Kristo na ipinakita ng ating unang Obispo Maximo. Totoong isang beses lang tayo mamuhay sa mundong ito. Kaya dapat gawin natin ang tama tulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesus na minsan lang namuhay at ginawa ang tama na siyang naging sapat
upang ang lahat ay maligtas, ganun din ang ating ginugunita at pinaparangalan na si Obispo Maximo Gregorio Aglipay, na siyang naging propeta, pastol, at mahusay na lider upang ang simbahang Iglesia Filipina Independiente ay mamunga at lumago hanggang sa panahon natin ngayon. Si Jesus ang siyang butil na namatay, at sa kanyang pagkabuhay ng muli ay ang pagtuburin ng kanyang mga tinanim, na halimbawa na siyang patuloy natin ginagampanan, at siya ay ginagampanan ng ating Kristo Maximo. Nawa ang butil na tinanim ng ating Panginoong Jesucristo ay patuloy pang lumago at mabunga. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.